Malawak ang pinsalang iniwan ng bagyong Pepito sa maraming lugar sa Luzon. Gaya sa Nueva Ecija, kung saan mistulang ilog ang ekta-ektaryang palayan, habang sa Pangasinan, maraming bahayan lubog sa baha. Mula sa Calasiao, Pangasinan, nakatutok live si CJ Turida. CJ? Mel, dahil sa sunod-sunod na bagyo, mag-iisang buwan nang binabaha rito sa ating kinaroroonan ang Binlag Central School dito sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Ang paghagupit ng nooy super bagyong Pepito, mababakas pa rin sa maraming probinsya sa Luzon. Nakaalis na ng Philippine Area of Responsibility, pero hanggang ngayon, lubog pa rin sa tubig ang ekta-ektaryang palayan sa Nueva Ecija hanggang ngayong araw. Malaking palaisipan sa mga magsasaka roon kung paano babangon. Hindi namin alam kung paano mag-uumpisa kami ngayon. Ang mga magsasakang ito nga sa Barangay Kaanawan sa San Jose City, pilit nang isinasalba ang kanilang pananim kahit lubog pa rin sa hanggang dibdib na baha. Patuloy din ang malakas na agos ng tubig. Ang bahay na ito, lubog pa rin sa tubig. Sa mga bahay namang humupa na ang baha, nagsimula nang maglinis ng makapal na putik ang mga residente. Ang bahay na ito na malapit sa natibag na dike, nasira. Natumba rin ang konkretong porsa ng kuryente, kaya agad na pinutol ang supply. Ayon sa DPWH, bumigay ang dike sa lakas ng agos ng tubig mula sa bundok, bunsod ng ulang dulot ng bagyong Pepito. Umaapaw pa rin ngayon ang Cagayan River. Sa bahagi naman ng Bunton Bridge sa lungsod ng Tuguegarao, kita kung gaano pa kataas ang tubig. Hanggang ngayon kasi, nagpapakawala pa rin ng tubig ang magat na nasa 191 meters na. Ang resulta, may mga barangay na lubog pa rin sa baha. Isa na riyan ang Barangay Centro Jess, na lampas bahay pa rin ang taas ng tubig. Halos 1,000 individual naman ang nasa mga evacuation center. Kung nasa low-lying area, ma'am, sa lampas bahay po, ma'am, bubong lang po yung nakikita. Yun po ang situation dito ngayon sa amin. Baha rin sa bayan ng Enrile, kaya kinailangan ng gumamit ng truck ng Philippine Red Cross para makapaghatid ng tulong. Umabot din sa bubong ang baha sa lungsod ng Ilagan sa Isabela. Kaya ang ilang residente sa ikalawang palapag na ng bahay na nanatili. May mga gumagamit din ng bangka at tumatawid ng bubong. Sa ngayon, libo-libo pa rin ang nananatili sa mga evacuation center. Namahagi naman ng halos 500 nebulizer sa mga apektadong residente na nakararanas ng hika. Nagbabalsa na rin ang ilang taga Santa Barbara, Pangasinan. Umabot na rin kasi sa above critical level ang antas ng Chinookalan River. Mas malalim po sa loob ng bahay namin hanggang hita na po. Pero pag sa labas, hanggang baywan na. Tapos sa dulo po hanggang dibdib na. Naka-alerto na rin ang lungsod ng Dagupan. Sakaling umapaw ang Pantal River, nakarugtong ng Chinookalan River. Sa Calasiao naman, ilang bahay din ang lubog pa rin sa baha. Mahirap kumiwas kasi nga ganito na lang parati. Yung mga drainage namin hindi gumagana kasi mas mataas yung... Parang tinatawiran niya kaysa yung drainage namin. Patuloy naman ang monitoring ng MDRRMO sakaling kailanganing magsagawa ng forced evacuation. Mel, patuloy naman ang koordinasyon ng Barangay Council sa lokal na pamahalaan upang makahanap ng long-term solution sa problema ng baha dito sa paaralan. Mel? Maraming salamat sa iyo, CJ Turida.